programang Bawal ang Piklong. Get it straight with Daniel Razon with Representative Neri Colmenares ng Bayan Muna Party List. Kasalukuyan po ay nag-aspire din na maging senador sa darating na 2016 election. Bakit po Escudero at hindi Duterte? Well, we invited actually Senator Grace Poe and Mayor Duterte sa convention namin. Senator Grace Poe arrived and she endorsed my senatorial as part ng kanyang presidential team. No? Mayor Duterte, hindi niya kakayanin pumunta noon. Ang ibig sabihin niyan, of course, consideration ng makabayan, syempre, si Senator Grace Poe at si Mayor Duterte. Unfortunately, Mayor Duterte has not announced na tatakbo siya. Plus, yung syempre, kami, ang basis talaga namin, wala pa kaming desisyon. We will decide, Makabayan will decide first or second week of November. May National Council kami. Ang desisyon namin will be based on platform. Sa usapan sa plataforma. At, nagtagpo na kayo ba ng po Escudero? Yes. So yung with regard to the platform. We've told them our platform. Tinignan nilang platform nila kung pwede silang mag-adjust, nag-adjust sila. Serious ang aral nila sa platform namin, ha? Which is good for me, kuya. Ang ayaw ko sa politiko, yung pag binigay mo yung plataforma namin, yung sabihin niya, ah, okay, lahat yan, tama yan, sige na, okay na ako dyan. Yan, medyo duda ako dyan. Mas gusto ko yung isang politiko, kandidato, medyo busisi na agree ako dito, alam mo dito, hindi ako agree. O dito, halfway tayo dito. At least yan, tingin ko, ang tingin ni Senator Grace po, na ayaw niyang umuo sa amin na parang plastikan. Kasi alam niya, the moment she wins, if she wins the presidency, sisingilin namin siya. Pag sinabi mong ganito ang gawin ko, freedom of information. Tapos pagdating mo doon, hindi mo igagawin yung freedom of information law. At talagang hindi lang ano yan, bibigwas talaga kami doon. The same manner na binibigwasan namin si President Aquino for campaigning on an FY platform, pag upo niya, wala na. So, sa amin, umabante na rin yun, syempre, yung discussion with Senator Grace Poe. Although, syempre, Mayor Duterte was also a consideration doon sa punto na may pinapangako naman siyang mga bagay na pwede namang ikaganda lalo ng mga taga-Mindanao. So, if in case, ang mangyayari ay later on sabihin, tatakbo talaga si Mayor Duterte. Then platform again. We will discuss the platform. Alright. So, parang hindi pa ninyo binibigyan ng timbang kaagad na pagka tumakbo siya, ay talagang siya ang gusto ninyo. A platform based. Hindi kami mag-personality based. But with regard to platform, okay na kayo kila marami-rami na kaming basis of unity. May ilang points sa platform na pag-uusapan pa. Marami-rami na ring basis of unity. Alam namin, kuya, hindi po, walang kandidato na makakakuha ng 100% ng Makabayan platform. Kasi nationalist yung platform namin, pro-people talaga na. So, you know, ang pinakamaraming basis of unity yung hinahanap namin. Kung halimbawa ay all things being equal. Yes. Okay lahat yung platform ninyo kay Grace po at Escudero the same way na okay kay Duterte. Yeah. At tatakbo si Mayor Duterte. Sino pipiliin niyo sa doon? Yan mag-gauge na kami diyan sa sentiments ng members namin, sa sentiments ng constituents. So you have not gone through it yet? Oh, kasi platform ang main basis namin eh. Usually so kung nagpareho sila, okay. Kasi halimbawa, kuya, may agreement kami sa hindi kami nag-agree sa platform. Pero very popular naman yung kandidato. Pero hindi agree sa platform, hindi kami papasok. So una muna platform bago doon sa popular naman ba siya o gusto ba siya ng tao. Doon kami sa second eh. So yun lang naman ang ano namin, yung basis namin. And so far, yung mga plataforma naman namin kasi na industrialization, halimbawa, okay naman si Senator Grace Poe doon na magbuhos ng kapital. At pangalawa doon sa FOI nga, Freedom of Information. Yung income tax, support niya yan, na i-rationalize ang income tax. No? Kaya madali na naman mangako ang mga kandidato eh. Actually, yun ang kinaiba namin sa Makabayan kasi yung sinasabi namin gawin namin, ginagawa na namin ngayon eh. Hindi ba? Sabihin, pag sinabi namin ibaba ang kuryente, ginagawa na namin ngayon yan eh. Hindi yan. So mga politiko na iba, mga kandidato na iba,
pwede silang mangako talaga, gagawin ko yan. Mm-hmm. Kung titingnan mo ang track record nila, wala pa naman silang nagawa on that issue. Mm-hmm. So ang ano namin dyan, sisingilin namin sila the moment they sit down eh. Mm-hmm. So yun lang naman ang in-impress namin sa kanila. Yun ang gusto ko rin i-impress. Pag nakaupo na kung sino mang presidenteng suportahan namin in the end, ang makabayan has always been independent. I have always been independent. Hindi kami madiktahan ng sinong presidente. Pag the moment na umupo siya, kuya, at hindi niya ginawa yung pinangako niya, I have no problem criticizing or condemning or exposing that president. So, sa house, kaya nga sabi ko dun sa mga gustong tumulong sa akin na mga Bisaya, ano, kung sino mang presidente ang susuportahan ko, sana ang suporta nyo sa akin as a person will continue kasi whoever we support, I will be independent. Member kami ng majority dyan sa House, mm-hmm. pero the moment we disagree with the majority, we have no problems condemning with the majority mm-hmm. or voting against the majority. Ganon din kami sa minority kami ngayon. Pag hindi kami nag-agree sa minority, sinasabi namin franka, hindi kami agree dyan. Mm-hmm. I-extend mo yung CARP, mm-hmm. i-extend mo yung land reform, hindi kami agree dyan. We vote against the minority. So independent talaga kami, kaya yung ang agam-agam ng iba na kung sinong presidentiable nyo, you may, you know, dilute your principles and so on. Mm-hmm. Never, wala kaming track record na ganon. Mm-hmm. Wala kaming track record na ganon. Hindi ba kayo naimbitan ng LP? Well, wala. Klaro naman sa platform agad kasi magkaiba kami ng platform. Ang ipagpatuloy ni Secretary Mar okay. is Daang Matuwid. Mm-hmm. Sa amin, ang Daang Matuwid means palpak na MRT, palpak na LRT, yung mataas na presyo ng kuryente, na tubig. Eh baka hindi pa lang naman na-implement ng tama ng gusto. Hindi, wala pang kinakapos pa ng oras. So. Hindi nila sinasabi yan. Ang sabi nila, ang Daang Matuwid, ini-implement na nila ng 5 years. Mm-hmm. So sabi namin, hirap na hirap ang taong bayan sa ilalim ng Daang Matuwid. Mm-hmm. Tapos itutuloy mo pa. Mm-hmm. Wala ka man lang sinabing, babaguhin ako dito, ako mali kami dito, kaya dito na ako. Wala eh. Itutuloy niya lang eh. Right from the start, wala na agad kaming basis of unity doon. Kasi, mm-hmm. kaya, they did not offer me, at wala namang kaming intention na humingi sa liberal. Kasi, sabi ko nga, principled eh. Mm-hmm. Kung hindi ka na kayo nag-agree sa platform, what's the use of talking pa, di ba? So, mm-hmm. Sino may iiwan sa Congress sa inyo? Well, si Congressman Ted, we've asked a lot of people mm-hmm. na sa amin. Mm-hmm. Alam mo, strangely, sa bayan muna, mm-hmm. eh, hindi, Congressman sa Turocampo, gusto, mm-hmm. pwede ka bang bumalik ka? Sa mm-hmm. Turo, sabi ni Cas, no. Si yung iba, kahit sila Lisa Masa, mm-hmm. hindi na, strangely kami, sabi ko, nagpapakamatay ang iba para maging congressman, tayo dito sa bayan muna. Tutulakan. Tutulakan kasi alam mo, stressful talaga ang kung ang intensyon namin dyan sa Kongreso, upo lang kami. Mm. Tapos, yun na, silensyo, wala kang gagawin, wala kang bill. Mm. Ganda talaga ng buhay dyan eh. Kasi, 3 days a week ka lang papasok eh. Monday to Wednesday, from 4 o'clock to, kung walang quorum, 6 o'clock, tapos na kayo eh. Mm-hmm. Diba? Yung mga lobby money pa. Yes, may lobby money pa. So, sa kaya lang sa amin di ganun kasi, stressful. On your toes ka kasi may national issues na dapat mo sunggaban, may mga bills, may mga, lahat eh. So, hindi siya enticing. Tsaka hindi kami nagpapayaman. Yan eh. Mm-hmm. We never, yan naman ang track record namin sa makabayan. Mm-hmm. Yung kung ano ang itsura ng congressman namin pumasok, paglabas ganun din. Mahusay kayo magtago? Ay, well, ako nga, buksan nyo lahat ng bank accounts namin. Mm-hmm. Puntahan nyo ang bahay ko. Alam mo, anong bank account nyo nilalagay? Ako, kahit sino sabihin nilang ka-bank account ko, buksan pa rin nila. Nung I live in a low-cost housing unit in 2006, bago ako mag-congressman, pag nung nanalo ako congressman, sabi ng mga kapitbahay ko, so, attorney, lilipat ka na pala. Sabi ko, ba't ako lilipat? Eh, congressman ka na, may mansion ka na. Sabi ko, of course not. Eh, hanggang ngayon, doon pa rin ako nakatira sa 2-bedroom unit sa isang low-cost housing. 11 buildings, alam mo, 2,000 kami nakatira dyan eh. Mm-hmm. Sa low-cost housing, pag-ibig, hindi pa nga namin tapos yun. Eh, saan ang rest house mo?
Alam mo naman kami, never kami talaga. Yun na nga ang masama, kuya, eh. May interpretasyon lagi ang tao na pag congressman ka, senador ka, marami kang pera. Alam mo, kung kasi maraming congressman, maraming senador na ganun. Ang palagi kong sinasabi, alam nyo, kung may tinatago kaming pera, pag may ninakaw kami, ang unang-unang bibira sa amin, Malacanang. Kasi they have all the documents, they will know kung saan yung pera mo, they will know saan yung bahay mo. Unang-unang bibira yan, kasi binibira namin sila on corruption, eh. Yes, so all they have to do is to look for this and, you know, bring it on to us. But, alam mo, ang problema, the moment kasi you involved in corruption, pag bumira ka na sa kapwa mo, sa iba, ano ka na, eh, may ka pilay ka na, eh. Kasi ang sasabihin lang, sige, birahin mo ako at ilalabas ko to. Kailangan malinis ka para mabira mo sila. Otherwise, bakit hindi mo pinagbibibira yung mga kasama mo? Yung kasama ko? Yung mga kasama mo sa Kongreso. Ah, well. Ang dami-dami mo. Huwag mo sabihin sa akin, hindi mo alam yung mga kasama mo na nanghihingi ng pera pagka may mga committee hearings. Alam mo, kuya, yung pinakabira namin yan sa pork barrel, maraming congressman doon na may nagalit sa amin. Ay, tinutulong naman namin to sa... Hindi, eh. A large part of pork barrel goes to graft and corruption. Every budget na lang tumatayo pero, kami pero, dyan. Pero, okay, andun ako. I salute you with that. Yes. Pero, alam na alam din ninyo na marami kayong kasamang kongresista na committee na hearing na ganito, meron maglalabi na ganito, hindi namin ipapasaya kung hindi kayo magbibigay ng ganito, hindi kayo magbibigay ng ganito. Walang kongresman na nagsasabi sa amin yan na, hindi namin papasayan. Hindi sa'yo, pero wala kayo bang alam na may mga nanghihingi na ganyan? Alam mo, narinig namin yan, kuya. Oh. What can we do? What can we say? Basta ang sinasabi namin, may lobby money yan dyan. Kung paano naman, kung meron, paano sila ng transaction, syempre. Yes. Kahit pork barrel, alam mo, sa pork barrel, may nagsabi ba sa amin na may pork barrel sila ngayon? Wala. So general na talagang bira namin yan. Dito sa budget na ito, maraming pork barrel yan. Maraming mga transaction dyan. Yung, siyempre, hindi naman sasabihin sa amin kung paano naman yung process niyan. Kasi, in fact, there was a time isang miyembro ng Makabayan, tinape record pa nga, eh, di ba? Yung discussion sa pork barrel, kaya galit na galit. Parami na rin galit sa amin dyan because of the pork barrel issue. So, kaya lang, ganito lang. Ang pinaka-main kasi na culprit sa amin dito, hindi yung Kongreso. Malacanang, eh. Sila nag-submit ng budget, eh. Tapos sinasadya nilang may pork barrel para pumila si Kong, si Senador, si Mayor, si Gobyerno sa kanila. That is the main, yung presidential pork barrel. Yun talagang binibira namin kasi yun ang pinaka-pangunahin, eh. Kung ang presidente kasi, hindi niya i-encourage yung pork barrel, hindi niya gagawin yon. Ang mga congressman, mahirapan din, eh. Diba? So sa amin, the main blow must be centered on the main culprit. Did you ask, the main culprit is Malacanang dito sa issue ng pork barrel. Did you ask Grace Poe about that? Saan? Diyan sa mga pork barrel issue. Sabi na siya dati na ang pork barrel is of course should not be made Supreme Court decision. Well, we'll see kung anong gagawin niya when she becomes president. Ang sinasabi ko lang, the moment she does the same thing as President Aquino, I have no problem condemning her. I have no problem exposing her. So, finally, sino ang naiwan sa Congress sa inyo? Sa bayan muna? Si Teddy Casino ang babalik. Si Congressman Zarate, who is now incumbent congressman, maiwan siya. Tapos si Congressman Casino, after some time, napili, sabi na, bumalik ka na lang, Teddy, kasi wala na tayong takers. Eh, kung ikaw naman ngayon ay matalo, saan naman ang pupunta muna? I'll go back to human rights lawyering. Ako naman, sa akin... hindi ko inambisyon yung senador na to. I mean, alam naman namin, uphill yung battle namin. Wala naman kaming pera, eh. So ako, I have no problem. So what will you tell our viewers na nanonood ngayon para sabihin nila na dapat nga makarating ka sa Senado? Well, ang sa akin palagi kong sinasabi, kung kailangan ng fighter ng bayan sa Senado, yun palagi ang connotation sa akin, fighter ng bayan, kasi pinaglalaban. The same thing, actually, eh. Sabi ko nga kanina, yung advantage ko, yung sasabihin ko, ginagawa ko na. Yung pagpataas ng pension, pagpataas ng sweldo, may bills na kami dyan. Panalo na yung pension bill ko sa house, pababae ng presyo sa tubig, sa kuryente. May TRO na akong ginawa sa Korte Suprema pa against Meralco, na TRO yung pinakamataas na dagdag singil sa kuryente. So, yung mga yun, freedom of information, author naman ako niyan. Palagi kong binibira ang presidente, bakit ayaw mong ipasa yung freedom of information? So,
the things I will do in the Senate, I've already been doing. Ang hiningi lang namin, pag sa Senado kasi, mas efficient and effective pa ang pakipaglaban doon. Mm-hmm. Imagine, nabibinbin yung 2,000 peso pension increase sa SSS mm-hmm. sa Senado. Kung nandun ako, I think I'll be able to do more. But of course, may hope pa rin akong papasa yung SSS pension bill. Ha, mm-hmm. Nangako naman mga senador, they'll try to pass it. Example ko lang yun na, if I get there, ang aking paglaban, mas dodoble pa. Kasi doon, isa lang ako sa 24. Mm-hmm. Unlike now na isa lang ako sa 290. So, basically, ang sinasabi ko, fighter ng bayan yung hinihingi ng taong bayan sa Senado, and I will fulfill that role if I get elected to the Senate. Bakit naman nagustuhan ka ni Angel Locsin? Eh, kamag-anak eh. Kaya, mag-anak mo ba si Angel Locsin? Yes, In reality, palaging sinasabi, actually, sinasabi pa to avoid pamangkin ko siya. But actually, pamangkin niya ako. So, pamangkin na ako ni Angel. Uh-huh, so, okay. Kasi nandun ako sa bahay nila the other day. May reunion kasi ang Colmenares. Angel is Angelica Colmenares. Mm. So, okay. May reunion kasi kami sa next year, sa May. So, nag-usap kami ng father niya, tapos nandun siya. So, sabi ko, may busy ka ba? So, pwede siya. Pero ito, I'd like to explain that. Si Angel did not just support me because kamag-anak. Mm-hmm. Sabi ni Jel, she's a very strong-willed woman. Mm-hmm. Principal din yan, si Angel. Ang sabi ni Jel, naniniwala siya sa advocacy na hindi ako, alam niya kasi hindi ako nangungurakot. Internally yan, alam niya na hindi ako yung mayaman eh. Alam niya na ang advocacies ko. Siyempre, yung tatay niya, SSS pensioner yan. Yung, she saw how I fought for the SSS pension increase sa House. Convincing 290 congressmen ay yung pagbaba ng presyo ng kuryente. She knows that. So, she supported me not on the basis, of course, probably help na kamag-anak, but by the fact, at sinasabi niya ito publicly, na naniniwala siya sa advocacies and sa prinsipyo na pinanghawakan ko. Mm-hmm. So, maganda naman na wala naman na, palagi, hindi ko na nga sinasabing kamag-anak ko si Angel Locsin kasi ang sunod na sasabihin sa akin, ano po ang nangyari sa'yo, congressman? Bakit ganyan ka? Paalayo mo naman, di ba? O sagot ko na lang doon, na-torture kasi ako ng martial law. Well, ano ang iiwanan mo sa ating mga kababayan na sabihin natin kailangang recall? Kasi alam mo naman, laging merong recall, di ba? Yes, alam mo, nakaisip ko, hindi ito mga professional, ano ah, yes, mga, you know, mga taga-UP barkada na lang, film na, ano, sabi nila, alam mo, ang Colmenares, malapit-lapit sa Colmenary. So sabi nila, in fact, successful kasi pag sinasabi kong sa mga forum, Colmenary, hindi nila maalimutan. Kasi I'm Neri, but you can call Colmenares. Di ba, ganun dati yung joke. So, Colmenary ang palagi. Of course, pero name recall lang yan. Mm-hmm. In the end, titinang ka ng taong bayan kung anong essence ng iyong kandidatura. At yung fighter ng bayan, yun naman ang nagsistick sa kanila. Ito, ipaglaban kami nito eh. Hindi kami iiwanan nito, hindi umuurong ito sa laban. Na tama ah. So Colmenary is a miracle. Pero pagka ba nilagay nila yung Colmenary, baka ang isulat nila Colmenary, makikredit ba ng COMELEC yun? Well, actually, unless magbago ang COMELEC ng decision, picos na kasi. So, pag nakita nilang Colmenares or Neri for that matter, dapat makikita na, i-check na. I-check na lang sana. Well, we wish you... shade pala, shade. Shade na lang. I wish you good luck, Mr. Senator, we just hope na your fight will really reach the Senate. Salamat po. Maraming salamat po lang para sa pagkakataon. Bayan muna, Party List Representative Congressman Neri Colmenares. Just call him Neri. And remember that, call me Neri. Dito lamang po sa programang Bawal ang Pikon. Get Straight with Daniel Razon.